in regards to my viral videos online. It was not really my intention to create such an awkward, embarrassing situation, especially for my fellow Green Meadow residents and homeowners, of course, the homeowners. If there was any good that came out of this unfortunate experience, it is that I have grown and learned alternative approach to the situation. I have taken steps to ensure that similar incident and misunderstanding will not occur in the future. I have since personally apologized to some of our neighbors, and they seem to have understood the situation. Rest assured that this incident will not be repeated. Ulitin ko po, it is really not my intention. It just so happened na ako po ay nagbablog at nagamit ko po yung ating subdivision, pero pasensya na po kayo, wala po akong nilabas na pangalan. Yung sa akin lang naman po yung hula-hula para sana patamaan yung mga, para i-encourage yung every good man out there. Yun po, dahil yun po yung challenge ko to all the good men. Katulad po nung sinasabi ko, sana po maintindihan nyo, our nation is facing its most formidable challenge the world has ever known. Ito po yung epidemya ngayon. Ngayon po, dahil gusto ko pong makatulong kahit konti sa ating gobyerno at syempre sa pagtulong sa taong bayan, ay naisip ko pong i-challenge yung mga mayayaman. Ang mabuti lang pong nangyari ay may mga nagparating na taga Bacolod na tumanggap ng challenge, taga Mindanao, taga Cebu, taga Cavite, kung saan-saan pa po. Mahigit pong 2,000 yung tumanggap ng challenge ko. Pati nga po yung si Kadani Oro, tinanggap yung challenge ko. Yun po yung naibungan niyang mabuti na sila po'y naglabasan para tulungan yung mga kanilang mamamayan. Hindi ko po talaga intention na sirain yung magandang imahe ng ating subdivision. Kaya once again, mihingi po ako my deepest apology. Hindi po kayo talaga yung intention ko. Yun nga po, pinangangako ko na ito po ay hindi na mauulit. Ipagpaumanhin niyo po yung pagiging sarcastic ko. Para sa man sa mga viewers ko, napatunayan ko po itong mga nagdaang araw na yung pong mga residente ng Green Meadow ay talaga naman pong tumulong naman din po pala. Hindi lang nila pinagngangalandakan katulad ng aking ginagawa. So yung pagkakamali ko po ay tinatanggap ko dahil napatunayan ko po na yung pong palang aking mga kapitbahay ay may puso rin palang katulad ko. Pero ang mabuti pong nangyari dito ay marami pong tumulad at marami pong nagising. Marami na pong gumaya at ang nagbenepisyo po dito ay yung ating mga kababayan Kapuspalad. Uulitin ko po yung aking statement to all the Green Meadow Homeowners Association and of course to all the residents including the tenants. Please accept my deepest apologies for the mistake that I have done in regards to my viral videos online. Uulitin ko po, it was not my intention to create such awkward and embarrassing situation for my fellow Green Meadow residents. If there was any good that came out to this unfortunate experience, it is that I have grown and learned alternative approach to this situation. I have taken steps to ensure that similar incident and misunderstanding will not occur in the future. That's I have promised. Once again, rest assured that this incident will not be repeated in the future. Sana po, tanggapin niyo yung aking paghingi ng paumanhin. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Green Meadow. At yan po ang kaisa-isang subdivision na bukas palad para sa ating mga mamamayang mahihirap. Yun po. Para naman doon sa ating mga kababayan, pakiusap ko po, huwag na po kayong tumambay dyan sa Gate 5. Kapag dyan po kayo tumambay, hindi ko po kayo tutulungan. Hindi ko po kayo lalabasin. Wala po kayong mapapala sa akin.
Ngayon po, kung ako po'y tutulungan nyo, sa papanong paraan, i-message nyo po sa YouTube channel ko yung inyong mga concern. Pag-aaralan po mabuti yan, katulad po yung ginawa ko sa Santo Domingo, Quezon City, na talaga pong binerify namin na talagang pong nasunugan sila. Ayun po, nagpadala po ako ng mga bigas doon. 50 kaban po yata, 100 kaban. Hindi ko na po alam. Basta ako po yung nagpadala agad ng tulong doon. Ako po ay sumasagot sa aking YouTube channel. Nire-review po ng aking mga tao lahat ng message dyan. Kung legit po, i-include nyo na po yung address at kami po'y darating. Uulitin ko po, regarding po doon sa mga GCash na lumalabas, ay wala pong katotohanan yon. Hindi po ako namimigay ng pera. Hindi po yung totoo yon. Yung mga fake account dyan, hindi po, wala pong ganyan. Hanggang sa muli po, pakiusap ko po sa aking mga supporters, sa aking mga viewers, subscribers. Pag sa gate 5 po kayo ng Green Meadow pumunta, hindi ko po kayo kakausapin, hindi ko po kayo papansinin. Ngayon po, kung kayo po ay magme-message sa aking YouTube channel, bibigyan nyo yung address nyo, or kung hindi man po, pag nakita nyo po akong nag-live somewhere in Eastwood, pwede nyo po akong takbuhin at pwede po kayong humingi ng tulong sa akin. Yan po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo. Sana po itong pakiusap po na to ay magbigay sa atin lahat ng katahimikan, peace at pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyo.